Good evening. It's 8:32 Wednesday, June 1. Aba, June na pala ngayon. June 1, 2022. Tatlong buwan na lang, lalabas na si ano, Jose Marichan. Pasko na naman. Nagpasko ka na ba dito, Faye? Hindi pa po. First time po. Oh, masaya dito. Ang saya namin ng New Year. Grabe. Grabe. Ang lamig-lamig pa nun, ha? Pero baka sa New Year sa Molton tayo para hindi tayo lamikin. Kukunin na natin. Maga pa lang. Reserve na natin. June pa lang. Bukas pa lang. Reserve ko na. Para... Yan naman niya ako naiintindihan. So, para ano, para masaya. Siguro, kung mag-ano kaya tayo, mag-Christmas ano rin kaya. Christmas Noche Buena, no? Para doon sa mga walang ano, walang pamilya. Nasa Pinas ba kayo na, Tita Pepper? No. Opo, uuwi po sila. Wow. Depende kung walang quarantine pa. Wala na, mama. Wala na po. Pati nga PCR test, wala na. Pati PCR test. Normal na. Iwan po nila ako. Madami naman naampon sa'yo. Madami naampon sa'yo. Pagpaisa isang bahay ka. Isang bahay ka sa ano. One night ka sa Beverly. One night ka sa kina Jair Radio. You're most welcome. One night ka dito sa bahay namin. One night ka rin na... Ang dami, tayong ikutan. So, alright. Praise report. Praise report po tayo. Start muna tayong praise report. Magaling na si Tyron. Praise the Lord. Amen. Pinakaba mo ako, Tyron, ha? Yeah. Oh, eh. Sabi ni, ano, ni Cled, eh. Naku, na-hospital si, ano, Tyron. Okay na siya ngayon. Yeah. Ayan, mag-ice cream tayo sa Sunday. Luya con yelo. Luya con yelo. Ano pa? Praise report. Ako po, Pastor. Kasi kailangan ko nang magsabi sa office dahil ginagawa na po nila yung teaching load for next sem. Mm-hmm. Apparently, may mga students po na kinuha akong advisor. Oh, okay. Opo, so parang kasi nag-apply na po sila for major. Oh. So ano po, marami pong kumuha sa akin estudyante. So kaya kailangan ko na po talaga magsabi sa office. So kagabi po nag-email na po ako sa director ko and explain ko po. Eh Chris, buti po, ang thankful po ako, Christian po yung director ko. So sinabi ko na we feel like at this moment that God is leading me to stay here, ganyan. So, nung nag-inquire po ako sa HR ng UPLB, ang apply ko lang daw po na leave ay hanggang January 9. Okay. So, bali magli-leave po ako for July 7 to January 9. Tapos, pag gano'n na lang, i-extend na lang po yung leave. Pero at least pinayagan na po ako. Mag-uusap na po yung director ko at division head. Yeah, that's good. So, di ba pwedeng magturo ka online from afar? Hindi po. Tsaka mahihirapan ako, Pastor Jeff, kasi... Araw pala din at gabi dito. Oo, iba po yung hindi na ako magiging as active sa... Para kasi Tyron tsaka si CJ. Opo. Kasi mas matindi pa po kasi may research ako, may committee, may teaching. Yeah, yeah. Mahirap. Yes. Hindi lang po siya teaching eh. Mm-hmm. Tsaka mag-aaral na po ako eh. Mahirap po. Oo nga. So, praise report. Salamat po sa Lord. Anim na taon na akong pinahihirapan ni Rachel, sabi ni Jairus. Ay, hindi. 6 years na po ang pagsasama namin ni Jairus, sabi ni Rachel. Wow! Sana all! Congratulations! 6 na taon na. Wow! Bakene man! Congrats! At hindi ba umiyak si ano si Jairus nung kasal niyo? So, ayan, happy nasa ano sila eh, nasa daan nagda-drive. Congratulations guys, we're happy for you. 6 years, more to come. Praise support. May praise support pa kayo? Praise support. Last Sunday was a great Sunday.
Ganda yung preaching ni Sister Faith. Ganda yung worship. Effective yung prayer. Kada 8:45 ng mga leaders. No? So, kasi smooth sailing tayo. Wala tayong problema. Although 59 lang tayo. Kasi given na madaming wala dahil nga Memorial Weekend. At marami rin masama ang pakiramdam. So, yeah. Bawi tayo this coming Sunday. Ano pa? Kami po yung nagpapasalamat din sa mga panalangin nyo. At kami po yung nakatawid at nakabalik na. Yeah, well and good. Kahit na everyday lumalabas. Talagang hindi bakasyon. Akala nila bakasyon. Well, yung sa Batangas lang yung ano, yung kasal talaga. Yun ang ano namin. Well and good na nakaraos din at masaya naman yung partido ng babae. At kami nakadalaw sa Kabyaw. Ano yun? Tinatawag sa Kapampangan. Nemanikan. Nemanikan kami. Kami po ay ano tawag sa Tagalog? Namanhikan. Tagalog. Namanhikan ba rin ba? Namanhikan din. Parang nagbigay yung galang na yung hiningi namin yung kamay. Kamay ng gigin. Tinama niyo na yung buong katawan sana, Pastor, kasi mga kamay lang yung bigay sa inyo. Ilang kamay. Yeah. Praise God. At maganda po. At yun nga, na kahit na nandun tayo, we continue as well na sharing the gospel. Mm-hmm. At marami pong magandang nangyari. On the following, ano pa lang yung first day namin or second day, talagang nakapag-minister na tayo. At marami ring himala. yung prayer nga. Prayer is powerful. And God has a purpose. Kapag titingnan mo, babalikan mo yung mga nangyari na if you will analyze. God, as He have said in His Word, the step of the righteous man were ordained by God. Merong plano ang Panginoon and purpose in every move that we make. And yung last pong, I believe it's also not a coincidence or accident. Yung pamangkin ko na matagal na kami hindi nakikita. Nakita ko siya sa Clark. Nung nag-attend kami sa ng church service sa Clark Air Base. Nung pauwi na kami or papunta kami doon sa isang kainan, panhouse cake, ano ang tawag doon? Panhouse cake? Something pancake, like that. Pancake house. Pancake house. parang napansin ko siya kasi nakamas pa rin. Pero may kutuba ko, parang kamag-anak ko ito ako. Then that night, I said to myself, to the Lord, I sabi ko eh, I missed that opportunity. Kung yun man yung kamag-anak ko, hindi ko siya pinansin ka ako. Tuloy-tuloy lang ako doon and I just ignored her. That night, I prayed to the Lord, Lord, give me one more chance na to meet her, sabi ko. Sa laki ng Angeles, hindi ko alam kung saan siya nakatira. And the following day, na pumunta kami ng Nepo Mall or Nepo Mart. Magpapaayos ng books si Sterile B that time. And nung nag-park na siya, nung pagka labas ko sa sakin right away, yung mata ko ang focus ay nandun sa isang babae niyo na naglalakad. Sabi ko, yun yung kamag-anak ko ako. Kahit na malayo, as if the Lord is leading me towards that woman. Pero hindi ko nakita yung ano niya. Sabi ko, Sister Elvie, go ahead. Mauna ka na. Titingnan ko lang itong baka ito yung kamag-anak ka.
To make the story short, pumunta siya sa Angeles Electric Corporation, nagbayad ng bill. Paglabas niya, matagal akong naghihintay. I even tempted to make a file para pumasok dun sa Angeles Electric. Pero hindi na pumasok kasi tinitingnan ako ng gwardiya. For so long nandun ako. Nung paglabas niya, sabi ko sa kanya, Beng, sabi ko sa kanya. Then uminto siya. Sabi niya, sino po kayo? Sabi niya. Nung tinanggal ko yung mask ko, nakita niya ako right away. Sabi niya, oh, Bob, sabi niya. Uncle, sabi niya gano'n. Well, na ano rin ako, na-amaze ako. Na I don't even believe with my eyes na ang Panginoon eh, if I will look back, yung panalangin na sabi ko, Lord, give me one more opportunity. Sabi ko, I miss that opportunity na i-share kita, sabi ko. Uh-huh. Then I prayed for her. Kumain kami. Sabi ko, let's eat. Kumain kami kasama Sister LB. And sabi ko na nung sa aking pagkukwento sa kanya, I learned na may problema siya sa bunso niyang anak. Then, yun nga, pinag-pray din yung anak niya na bad boy pala yung anak niya, problema niya. So yun, very simple prayer and yet God answers right away. Can you imagine that? Parang napakalaki. Parang you are looking for a needle in a haystack. Na yung pangyayaring yun. But I believe God is listening or even a whisper nga, sabi ko, sa panalangin natin, nakikinig siya. Kaya I believe yung mga ginagawa natin, even at the church, how much more na alam ko na ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya the Lord will never abandon us, no? Or yun nga, tayo pinapakinggan ng Panginoon. Yun lang po. Marami pa pong kwento. Sa susunod na lang po. Saka thankful kami, Pastor, nung Sunday. Sandali lang naman tayo ng fellowship. Wala alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi. Oh nga, hindi ko na malayan. Close yung oras na pala tayo magkakasama. Na, no? Nagpa-realize lang sa akin ng C-Day. Nilagay niya kasi sa Facebook. 12 hours na po kami magkakasama. Pero that was fun. Ang saya-saya nung Sunday na yun. At simple lang. Pastor, 5 o'clock pa lang sabi ko kay LB para makapahinga sila, aalis na ka tayo. Ayaw na kami sa alipsin. Pastor Bert, inaantok na ako. We enjoy naman. We enjoy our time together. Simple lang. Kantahan lang. Nod ng basketball. Kwentuhan. That's Sayawan sa aquarium. Good evening, Pastor Ted. Anything else na raise support para tayo dumako sa ating nawala si Cherry. Opo, kasi hindi niya makita, hindi niya mabuksan siguro yung Yeah. All right, punta tayo dito sa Panoorin muna natin 'to. Yung devotion natin for tonight. Let's watch this. Good evening, Barangay La Filnas. It's day 32, Wednesday, June 1st, 2022. Wow. James chapter 5, verse 13. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Scripture insights. I believe we would all agree that the most common prayer offered to God is a cry for help. When we face overwhelming circumstances and difficult decisions and find ourselves in trouble, it seems natural that we would pray. Why that makes sense? The reality for many is the prayer
is that prayer is looked upon as the last resort. Only after we have exhausted our ability to seek solutions, do we become desperate enough to call upon God. James' words speak to people who are caught up in the natural joys and trials of everyday life. People who recognize that apart from Jesus, we cannot do nothing. Or we can do nothing. I'm sorry. John 15:5. Life's trials and joys are a wonderful invitation to develop a life of total dependence on God as we make the journey. Struggling with anything in life, pray. Celebrating good things, pray. The invitation is to learn what it means to rely on God in every moment of daily living and to allow His presence to be made known in our hearts, attitudes, and actions. Today's prayer, Heavenly Father, I do not know the joy or the sorrow that this day will bring, but may I experience it all with you. I leave this day desperate to hear your voice. Make me aware of your presence. Prayer journal reflections. What is the Holy Spirit saying to you today about the Lord's protection, direction, and revelation for your life and the life of the La Filnas Church? Mm-hmm. Our devotion for tonight is written by Scott Shaw, District Superintendent, Intermountain. Thank you very much. God bless you, Barangay La Filnas. We'll see you tomorrow. We're almost done. God bless you. Bye. All right, day 32 na, no? So, wow, patapos na. In 35 days na. Ano. Yung, ano kasi, yung half million mobilization, ang goal ng US Canada is to mobilize 500,000 Christians praying together for 35 days. No? So, yung mga, may mga district superintendent, gumawa sila ng mga devotions, no, at pinababasa sa lahat ng mga members. Problema, hindi sila nakapag-print ng ganun kadami. So hindi tayo nakabili. Pala ko sana bibili ko bawat isa yung mga members natin, no. So ang ginawa ko na lang binasa ko na lang, na-record ko para panoorin nila. But anyway, ngayon pinag-uusapan ngayong gabi doon sa devotion na yon na sinulat ni Miss Scott, no. Gaano nga ba kadalas mag-pray ang tao? How dependent are we sa prayer, no? Kasi sa totoo lang, pag tinanong mo ang isang Kristiyano, kahit ka hindi Kristiyano, tanungin mo, naniniwala ka ba sa panalangin? No? Kadalasan, sasabihin nila, oo. Diba? Nananalangin ka ba? Kadalasan, sasabihin nila, oo. Diba? Pero sa totoo lang, kung priority natin ang panalangin, lifestyle ba natin siya na, o kaya parang second nature ba natin siya na maliit, malaki, hihingi natin sa Panginoon, malungkot, masaya, idadalangin natin sa Panginoon. Sabi niya, celebrating, pray. Diba? Experiencing problems, pray. So, tayo, ano ang... paano ba tayo mag-react pagdating sa pananalangin, no? Kasi naalala ko noon si Job, he was only I think 4 years old, no. At bigla siya nagkumbulsyon, tumirik yung mata niya. So ginawa ko tinakbo ko siya ng ospital. Pagkatapos habang hawak-hawak ko, tinatakbo ko si Minnie, kumuha ng tubig na malamig sa ref, isang pitchel. Binuhos niya kay Job. Hindi niya tinamaan si Job. Ako ang tinamaan. Eh di ang lamig doon. Basang-basa ako ng tubig. Tapos sa taranta namin, kasi nakatira kami sa San Juan, tinakbo namin sa UERM. No, UERM pa o St. Luke's. Basta it's either sa dalawa. So pagtakbo namin na pagdating sa ospital, basang-basa kami, naiwan namin yung sinelas namin, yung kotse, pinark ko lang kung saan, di ko alam kung saan ko na pinark, nataranta na kami. Diba? Tapos, and then we prayed.
na sana walang mangyari sa bata. Pero na-realize namin, sana pala we prayed muna bago kami tumakbong ospital. Kasi mas siguro marirelax kami ni Lord, makakomfort niya kami, at saka mabibigyan niya kami ng tamang wisdom kung anong gagawin. At saka rider and then, at yan ang pagalingin. Diba? So, doon ko na-realize na mali pala yung discarte ko. So, dapat pala, every time na may mangyayaring di maganda, automatic pray. Kasi isa lang naman, isang being lang naman ang pwedeng makasagot ng lahat ng bagay sa mundo. Why not go directly to the source? Diba? So, halimbawa, ang boss natin, si Greg Garman, diba? O, pag nagkaroon tayo ng problema, di takbo tayo kay Greg Garman. Huwag ka nang tatakbo kung saan-saan, di ba? Kasi siya yung makakapagbigay ng solusyon eh. So, ganun din, di ba? Ganun din sa Panginoon. So, and during times of celebration naman, na-realize ko rin maraming pagkakataon sa buhay ko na triumphant, may natapos kang bagay, may nakuha kang bagay, meron kang na-receive na gift or anything na nagpasaya sa'yo o nadagdag sa'yo, whatever. Kadalasan, ang una mong gagawin, ay tara, mag-celebrate tayo. Diba? O, for example, bawa, anniversary, yan, anniversary nila Rachel sa kanila Giles. So, kami, anniversary namin, 25 years. Tapos na, baga parang ano ba nasa isip ko, paano ba magse-celebrate or whatever. Baga, ganun din, ano? Dapat unahin din ng Panginoon. Kasi, parang yung ginagawa nila Jairus at nila Rachel. Ginagawa nilang testimony. Kasi kung di naman dahil sa Diyos, malamang hiwalay na tayo sa mga asawa natin. Di ba? So, kumbaga, grace ni Lord lahat ng to. No? Kayo, ano masasabi mo, no, regarding prayer? Anong inyong paiyaan ang maidadagdag doon? Hello? Naghang ba ako? Sorry, mukhang naghang na naman ako. Sana ako natapos, mukhang naputol ako kanina. kayo naman, anong masasabi niyo doon sa prayer, no? Parang guilty ba kayo na pag may problema naasikaso kagad anong solusyon sa problema hindi naman sa hindi ka mag-aas ng help sa Lord, pero hindi mo siya inuuna. Pag nagse-celebrate ka, masaya ka. Di ba? Ganun din, hindi mo rin siya inuuna. Di ba? O kaya pagka excited ka kumain, sarap-sarap ng pagkain, nalilimutan mo na minsan magpasalamat sa pagkain na yun. Kasi siya yung giver. Di ba? So, anything na na-experience mo. Who wants to start? Sino pong sumagsimula pagdating sa ating prayer? Anybody? Si Ted na wala rin. Share natin. Yes, it's our faith. May sabihin ka. Ayun po, Pastor, yun. Minsan guilty din. Guilty sa mga ganyan. Kaya pero napansin ko ako, pag minsan din naman, yung pag alam mo may need ka talaga, yung, like ako, in this season ng life ko,
kita ko na mas prayerful ako. Siguro kasi may, nasa ano ko, nasa transition ako na parang may inaasa ko kay God, actively seeking God, ganyan. Ang nakita ko lang, ang tinuturo sa akin ni Lord ngayon, yung tanong mo kasi sa dulo, yung parang, what is the Holy Spirit? Ano nga po yung last question? Yung parang, what is the Holy Spirit? What is the Holy Spirit saying to you today about the Lord's protection, direction, and revelation for your life and the life of the church? Ayan, ano po yan eh? Kaya po, sobrang helpful sa akin yung tumatakbo sa umaga. Nag-iingat na lang po ako. Ingat na po ako ngayon. Pero sobrang helpful po sa akin kasi it really clears my mind. Ewan ko yung pag-mobile din ako tapos nakapag-usap kami ni Lord, ganyan. So parang pinapakita sa akin ni Lord ngayon, yung do not fear, do not be afraid of, yung parang God is bigger than my mistakes, God is bigger than my misinterpretation of how I should, even yung mga, kasi yung parang natatakot ako minsan na baka mali yung decision ko, ako ba masira yung buhay ko, parang ganong level na. Parang si Lord, anak, I'm bigger than your, ano bang mangyari sa buhay mo, mas malaki ako dyan. So parang do not be afraid to take risk, to try, to explore, ganyan, to figure out if this is really from me or not from me. Tapos sa church naman, parang ang pinapakita sa akin ni God is to actively pray for people to be added to the church. Kasi parang nakikita ko po ngayon na ang parang somehow solid yung people, like eager mag-serve, tapos yung love for one another, sobrang nakaka-bless yung love ng church. So parang, ang sarap sana kung yung ibang tao din, ma-experience nila yung being able to receive from the Lord, tapos makilala nila talaga yung Panginoon. So parang yun po yung ano, parang pinagpe-pray ko ngayon din sa church na mas, yun po, mas madagdagan yung mga tao for this season. Kaya excited po ako mag-aral kasi may makikilala akong iba. So parang pag pumasok ako sa university, may classmates ako doon. So makakapag-build ako ng ibang friendships. Tapos pwede ko silang madala sa church. So parang excited din po ako sa ganun. Amen. Sabi ni James, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Kumbaga, double-edged eh. Kumbaga, dapat nakatuon tayo sa Diyos sa oras ng problema at sa oras ng kasiyahan, di ba? Pero mostly, no? Mostly kahit tayo mga Kristiyano eh. Lalo na sa mundo, parang they don't care about God, kung may problema sila, nagawin nila mamamaril. Or kung masaya sila, well, sabihin nila they deserve it, pinaghirapan nila 'to. So, kailangan lang nila magsaya, parang ganoon. Pero sa totoo lang, lahat ng blessings eh galing sa Diyos, di ba? At kung meron man tayong mga problema, pwede niya tayong mabigyan ng solusyon. Pwede niya tayong matulungan, di ba? So, how about the others? Anybody? Sabi ito, James' words speak to people who are caught up in the natural joys and trials of everyday life. People who recognize that apart from Jesus, we can do nothing. No? So, yeah, guilty tayo lahat minsan sa kanina na baga, minsan nalilimutan talaga natin magpasalamat or magpray or humingi ng tulong or maki-celebrate. Isang bagay na realize ko dito eh sa lahat ng bagay na nagpapasaya sa puso mo, dapat ang unang mong kasama sa celebration ang Panginoon.
makai-celebrate ka sa kanya. Eh minsan pag nagpe-pray tayo, lagi nating ini-include sa prayer natin, Lord, be with us, celebrate with us. Be our special guest dito sa birthday celebration na to, or home dedication na to, or sa kasal na to, kung ano man may gathering sa church. No? Yeah. Yeah, tulad din, dami tayong nakikita ang bagong mukha sa simbahan, dinadala ng Panginoon. So, pagka ganun, magpasalamat tayo sa Panginoon. We must not take the glory. No? Kasi siya nagdala na. Maka-experience pa tayo ng mga trouble sa buhay, hindi tayo nang tulong sa kanya. Anything else? Gusto yung idagdag? Alright. So, dapat tayo sa ating panalangin. Tayo mananalangin na. Ayan po, ayusin ko lang ito. Sorry, nawala na naman ako. As usual. Okay. Slideshow. Ba naman itong internet namin? Okay, let's start with our general prayer. Ita Faith, kayo po ang mauuna, mananalangin. Hindi unmute yourself po. Let's start with the prayer. Wala ako na kita pa pastor. Wala po kayo na kita? Loading pa po, Tita. Ha? Wala pa po. Oo. Nag-hang po ulit siya. Ayan. Yeah, sorry ah. Lagi akong sinisipan nung ano ko, internet. Ayan, tita, nakita niya na? Wala, wala po, pastor. Wala akong makita. Sorry lang po, ayos po. Ano nangyari? Share screen. Ayan po, nakita niya? Ito ngayon lang, pastor. Meron na. Meron na po. Ah, sige po. Let's start po. Let's start. Okay. Heavenly Father, we praise you and thank you that we can come here in unity, O Lord, in praying before the throne of grace and mercy. Thank you, Lord God, for forgiving our shortcomings, our trespasses, whatever, from the smallest to the biggest, ask that you cleanse us, your blood, in the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. And we thank you, O God, tonight, because you are present, O God, in our midst, and in your presence we receive all the blessings from the throne. Lord, we thank you that you are here to our individual and group needs. Lord God, we lift up to you this problem, Lord,
in the places, O God, where hate crime exists, O God, and there is expression of hatred through mass shooting. And in Orange County Church, O County Church, O God, in Buffalo, New York, O Lord, and including, nawala po. Including the trouble, oh God, that happened in Robb Elementary, Texas, where 19 kids were involved and two teachers, oh God, in Tulsa, Oklahoma, became, oh God, victims of this, and four others. Whoever had been attacked, Lord, or affected by this hate crime, Lord, oh God, we lift them up to you. We ask the Lord that you comfort them, Lord, and heal them, continue to protect them, oh God. And we bind all principalities and powers and spirits of this dark world and those spirits that are working in heavenly places, we bind them. These spirits that are working against these people that we have mentioned, we bind them in the name of Jesus Christ. And of God, we ask, O Lord, that you will meet their needs, comfort them and bless them and help them, O God, to put their trust in you, that everything will go well with them, even in midst of this circumstance. Lord, we also lift up to you the people of Ukraine. We ask, O Lord, that you'll continue to comfort them, to bless them, meet their needs in the name of Jesus. Make the sick well in the name of Jesus, the weak strong in Jesus' name. And thank you for providing for the needs. We ask you will help. You will touch the hearts of people in Russia. May they be convicted by the convicting power of the Holy Spirit, and that they will turn around themselves around, oh God. And instead of hatred and anger, they will have love for their fellow men in the name of Jesus Christ. Hallelujah. And we thank you, God, for changing their hearts and for leading them to the foot of the cross of Jesus Christ. This we ask in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord God, for the opportunity, Lord, to pray. Thank you, Lord, for the answered prayers, Lord God, that before we utter our lips, Lord God, already answered our prayers, Lord God. We lift up to you, Lord God, in prayer. Ang aming mga Lafilness attendees, members, and workers, Panginoon. Specifically, Lord God, ang mga Sembron, Panginoon. We pray for Gianna. We pray na ingatan niyo po siya sa school. Dalangin namin na mapagbuti niya ang kanyang pag-aaral, Panginoon. At mas makilala siya sa inyo, Panginoon. We pray for Sister Curly. We thank her for her leadership, Lord God. And we pray, Lord God, na i-bless siya sa bago niyang trabaho. We pray, Lord God, also for protection sa kanya, na siya magkasakit, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy mo siyang gamitin para po further, Panginoon, yung ministry niya, Panginoon. Makapag-disciple din siya, Panginoon, na maraming tao, Panginoon. We pray, Lord God, for Leslie na nasa Santa Cruz, Panginoon. Ngayon, mag-end ang school year, Panginoon, na dalangin namin na maganda lahat ng grades niya at i-prepare mo siya sa magandang future, Panginoon. Sa kanyang pagka-graduate niya, pag nagtrabaho siya, Panginoon. I-pray also protection sa kanya na malayo siya sa kanyang pamilya, Panginoon. Na wala po maging problema habang nandun siya sa Santa Cruz, Panginoon. We pray for Pastor Ray, Panginoon. We pray na we pray, Lord, na i-bless mo siya ng maraming napaganda ng puso niya. Marami siyang tinutulungan, Panginoon, ng mga members namin, mga attendees, mga workers na makaroon ng trabaho. Nagbibigay siya ng opportunity. Ginagamit niya siya, Panginoon, bilang sa channel of blessings, Panginoon. Thank you sa kasipagan niya sa pag-aalaga sa Gilas Ministry, sa Basketball Ministry, at saka sa membership classes, Panginoon. Thank you for using him sa iyong ministry, Panginoon. We pray for Jaya. Lord, dalangin namin na kayo po ang magpala sa kanya. We pray na
magkaroon sila ng reunion agad ng kanyang asawa, ma-approve lahat, Panginoon, ng mga papers, Panginoon. Pagpalaan niyo din po sila, Panginoon. Kahit din si Sir Vilma, Panginoon, dalangin namin na palagi niyo po siyang yayakapin, i-comfort niyo po siya, Panginoon. We also pray for blessings, Panginoon, sa buhay niya. Nadalangin namin na marami rin po siya, magamit niyo po siya, Panginoon, sa ministry niya, sa piging, Panginoon, para po maging pagpapala sa maraming tao. We pray for Jirel, Lord God, protection for this child, Lord God. We pray na kayo po ang mag-ingat sa kanya, Panginoon, palagi. We pray na hindi po siya magkasakit, Panginoon, as well as kay Rizal, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo itong bata na ito, Panginoon. Lagi niyo pong poproteksyonan, Panginoon, na iingatan. Dalangin namin na nabigyan niyo po sila ng magandang school at magandang kinabukasan, Panginoon. At dalangin namin si Cyrus at si Rachel, Lord, na ika-anim na anniversary nila, Lord, sa kanilang kasal. Thank you for authoring their marriage, Lord God, for keeping them, Lord God, under your you are the third cord sa kanilang marriage, Lord. We pray na maraming taon na magkasama sila, Panginoon, pagpapala sa maraming tao. Gamitin niyo po sila, Panginoon, at ingatan niyo rin po sila palagi, Panginoon. We pray na kayo po ang magpayabog ng pag-ibig sa puso nila, Panginoon. We pray for malagpasan nila lahat ng temptation, Panginoon. Sa buhay, may asawa, Panginoon. We also pray, Lord, na pagpalain niyo po sila sa kanilang bagong tinitirhan, Panginoon. Always protect them. Wala pong makapasok po ng masamang elemento, magnanakaw, ano pa man. We pray, Lord God, na patuloy niyo silang gamitin sa ministry nila, Panginoon, sa church, at maging patuloy silang blessing sa maraming pagkakataon. Dalangin namin, Panginoon, lahat ng ito sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Let's pray for Church of the Nazarene. Itapapot. Holy Father, we praise and thank you, Lord, and we continue to pray for all our prayer requests, that you will grant our request and you will bless each and every one of us right now who are in this Zoom prayer meeting, Lord. I lift up to you, Lord, to General Superintendent Duarte, Graves, Busick, Proctor, Chambo, Sandberg, District Office Greg Shevania, all senior pastors and associate pastors. I pray, Lord, for these leaders, O Lord, na bigyan niyo po sila, Lord, na palakasan, bigyan niyo po sila more wisdom para mairan po nilang bawat ministry or bawat church na kanilang hinahawakan. Anuang po position sila naroon, I pray, Lord, na ingatan po niyo sila at parating niyo sila bigyan ng wisdom para magampanan po nila ang bawat role na nakadaan po para sa kanila. And ipatuloy ang board, si Girly, si Tita Fe, si Ninda, ako po, si Rachel, si Bong, L.A. Filas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rabe, and Pastor Raclet. I pray also, Lord, for our church. Continue to use us mightily, O Lord, for your kingdom. Mm-hmm. And continue to guide us, O Lord. Give us the protection. Give us the leading from the Holy Spirit, Lord, para magampanan po namin ng bawat isa sa amin, mm-hmm, ang role na iniatas po ng church para sa amin at iniatas nyo rin po para sa amin, mm-hmm, Lord. Especially all our pastors, continue to cover them with your most precious blood, lalo na sa pagbibiyahe-biyahe nila, sa mga nagbibigay po ng ride sa mga church members namin, ingatan nyo rin po sila. Ganyan din po, Lord, ang aming van na ginagamit po, mm-hmm, ng mga pastors na ito, Lord. I also leave up to you, L.A. First English, Josue, Dan, Michael, Pedro, First Spanish, Juan, Lina, L.A. First South Korean, Sungdae Kim, David Kim, L.A. First Arise, North Korean, Jongwan Lee, same with these churches, O Lord. We also pray, O Lord, na i-bless nyo rin po sila tulad ng pag-bless nyo sa lahat ng church namin dito sa Third Street, O Lord, and also give them the wisdom, give them the covering of your most precious blood para magampanan din po nila lahat ang mga role na nakaatas po sa kanila, Lord. I also pray for MCB, si Star, si Curtis, si Nick, si Charles, si Maynor, Citizen of the World Charter School, mm-hmm, Silver Lake, Pinoy Pastors and Churches, Cavinas, New Hope,
Faith, Hope, Love, and Assembly. I also pray, O Lord, for MCB, na lalo na kay Star, na siya po nagmamanage ng church, Lord, na maging tatas po siya, Lord, at itreat niya bawat isa ng tama, O Lord. And I thank you, Lord, also kay Star, na napakabait po sa LA Filnas. At ang mga leaders na to. Ganyan din sila, Nick, sila Curtis. Thank you, Lord. Mm-hmm. At si Curtis, bumabalik na naman po sa church namin. Mm-hmm. Sa Citizens of the World Charter School, at saka yung mga Pinoy pastors nito, Lord, I also pray for them. I pray, O Lord, that you will also increase mm-hmm. their flocks para at makapag-share pa rin po kami sa mga tao, Lord, para madala po namin sa mga churches. I pray mm-hmm. for New Hope Nas, Pastor Dondi, ang board nila, ang mga members. I pray also for your covering kapante mo, Lord. Gain this LA Filnas sa amin, Lord. Thank you, Lord, for all these prayer requests and we claim answered prayers, O Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Lord, we lift up to you itong mga kakilala po namin na may karamdaman ngayon. Lord, we pray for Roland Mariano, Lord. Who has suffered from stroke, Lord, I pray that you would heal, touch his body, I pray na makarecover siya from yung mga naging effect nitong stroke sa pangangatawan niya, Lord. I pray for Tita Olga, we speak against yung knee pain niya has been hindering her from driving. I pray that you would remove the source of that pain, Lord, and that you would restore mobility, flexibility, God, agility sa kanya, Lord. Ganon din sa buong pamilya ng Anastasio, Lord, we command that cold, yung body pain kay Kuya Aldrin to go. Ganon din kay Ate Jasmine, nagsisimula na magkasipon. Lord, thank you for healing Allison. I pray that you would protect Anaya, hindi siya magkasakit, Lord. I pray that you would bless the entire Anastasio, Lord. I pray na magkaroon sila ng kapahingahan ngayong gabi. I pray when they wake up tomorrow, they feel refreshed. Remove any form of infection kung meron man, Lord. I pray na palakasin mo yung immune system nila, Lord, para makarecover sila ng mas mabilis, Lord. We even pray for Federico Bondoc, yung kanyang COPD. God, I pray to would touch his body. I pray that you would heal him completely, God, from this illness, Lord. We also lift up to si Tita Fe, who will be undergoing eye laser sa June 21. I pray ihanda niyo po ang pangangatawan niya. Panginoon, we pray for a successful surgery, Lord. I pray that na makatulong po ito para makabasa ulit ng maayos si Tita Fe, makapaglingkod pa sa iyo siya sa iyo. Alam mo naman yung heart niya, God, na gusto niyang maglingkod sa iyo. So Panginoon, hawakan mo po yung at gabayan niyo ang kamay ng doktor na magko-conduct nitong laser na to sa kanya. And I pray, Lord, that walang side effects, and maging successful tong laser na to, Lord. I pray for Jazby. We come against any form of yung oppression or attack sa kanyang mental health, Lord. I pray that na you would give this person a sound mind, Lord. And ganun din kay Emmanuel Acevedo, Lord. We speak healing to that cyst na nakita sa lungs niya, Lord, through the biopsy. I pray for this cyst to be dissolved. God, I pray for a miracle, God, that you would touch his body and that mawala tong cyst na to, Lord. I pray for Miguel Noel sa kanyang brain surgery. I pray that you would guide din yung mga kamay ng doktor na hawak dito, from the anesthesiologist to the surgeon, God, even to the nurses, Lord. Lahat ng involves operation na to, I pray that you would even provide sa mga pambayad nila, Lord. I pray, God, that they would not be in lack, Lord, at di sila mabaon sa utang. Ganon din po si Patrick Noel. I pray that you would restore his ability to walk. Lord, for Mrs. Krieger, I pray, Lord, that you would grant her more years, Lord. I pray that even palakasin mo yung pangangatawan niya. I pray that you would restore her appetite, Lord, na maramdaman niya yung desire kumain, ma-enjoy niya yung pagkain, Lord, hindi lang yung parang maisubo lang, Lord. I pray I thank you for healing her, na hindi na nagpa-purple yung kanyang extremities, Lord. I just pray that you would touch her entire body, Lord.
Ganon din kay Tita Diana, God, I pray that you would heal her from Parkinson's. God, I pray for a miraculous healing to be upon her. And ganon din kay Pastor Bert, Lord, we pray sa kanyang varicose veins, yung pain na nararamdaman niya, Lord. Panginoon, I pray na hipuin mo yun. I pray na wala maging problema din sa circulation ng kanyang dugo, sa na maging maayos, Panginoon, yung kalusugan. And thank you. I pray, bigyan mo rin siya ng magandang tulog. I-restore mo, God, yung full strength niya, Lord. I pray na sa pagtulog niya, makapahinga talaga yung pangatawan niya, tapos pagising niya ay masigla na siya, Lord. So maraming salamat po sa pagsagot mo sa aming panalangin. And we thank you, God, that you're the God who heals, Lord. So we bless you, God. We thank you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, maraming sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat po ng blessings na natanggap po namin. And ngayon po, pinagdadasal po namin for complete healing po sina Al Castro for chemo and breast, and kay Mr. Edge, and kay Rochelle na may lung cancer stage 4, and kay Janet na may breast cancer. Third na panalangin po namin, sila po na gumaling po sila sa cancer at ma-overcome po nila ito para makapag-share po yung mga testimony sa iba na maging witnesses din. Sila yung magiging witness na kayo ang number one, kayo ang almighty one and all powerful and could heal us sa ating mga nararamdaman po mga sakit na yun. Ang pinagdadasal po namin na protection and provision for the pregnancy of Aldina Basakang, Joanne de Mesa, and kay Darnie Madrid. Naway, huwag niyo po sila pababayaan, Lord, at may be able to help them, Lord, na mag-conceive na isang healthy child. At may they be able to serve you, Lord, also, especially pag lumaki na po sila. And God support sa comfort and peace from grief family of the Malibut family, Hanay Merus family, Maynard's brother-in-law, Salaya family, Inigo family, Giwa family, and Minus family. You'll be able to help them, Lord, to overcome the grief. Alam po namin na mahirap po yung mga pinagdadaanan po nila na yun. At pinagpipray po namin na ma-overcome din po nila yun. And hindi po nila makakalimutan po yung mga memories na nagawa po nung namatayan po nila. And may be able to remember them and continue yung mga good things na nagawa po nila sa mundo. This last in Jesus' name. Pastor Bert. Naka-mute po kaya, Pastor. Yes, God, sorry po. Patuloy po tayo manalangin, amen. At pag-pray po natin ng ating mga kapatid, especially yung mga nangunguna sa atin. Let's pray for Tita Pepot, Pastor Jeff as well, na hindi rin sila nakakatulog ng maimbing. Let's pray na si Lord, we ask even right now, and as well as me, Father God, na give us a well-rest body and we can sleep well tonight. And for the rest, Lord, na mga panahon pa, Panginoon, na sa pagtulog namin, na kami makatulog ng maimbing. So thank you, Lord, inangkin na namin ito kay Pastor Jeff and Tita Pepot and as well sa akin, Panginoon. And for all those na hindi pa nakakatulog din, Panginoon, na experience ng mga jet lag o mga ibang mga rason na hindi sila nakakatulog, Panginoon, bigyan sila ng mahimbing na pagtulog. We pray also for
pianist and guitarist, the Papuri team. Are they coming, the Papuri team? Tinataas po namin ng mga music kung sino po ang mga padadala nyo, Panginoon, either sa church namin o yung mga Papuri team, Panginoon, bless them as well. Make them truly indeed as a worshipers, not only playing songs or music, but Lord, they will learn to lift up your name, Father God. Mga Papuri team, we pray for them, whoever they are, Father God. As well, we pray for David sa kanyang job interview. Lord, give him the wisdom. And as well, yung desire ng puso niya. And according to your will, Father God, na ito ay may pagkalob niyo sa kanya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At agandang kay Nico, Lipa Science interview ni Nico, Lord, we pray. Na ganun din na give him the favor, Father God, sa interview niya. And as well for new job, we pray for Tep, Cyrus, and Pepot, Lord, na kayo po, Panginoon, pinanggagalingan lahat ng mga magandang bagay, even sa trabaho, Panginoon. So, we lift them up to you, Father God. You know the best for them. We pray as well for Alvin Plan, Panginoon, asawa ni Sister Amy, sa kanyang paglalayag sa January or June 1 to 28. Lord, we pray for safe travel sa kanya. At ingatan din siya, Panginoon, sa Pilipinas, sa kanyang mga plano doon, Panginoon. At we pray na maging sa kanyang pagbiyahe, Panginoon, give him also the favor and the protection. Safety and security in Wiley and Courtyard. Yes, Lord, we know that even today at present time, Lord, we heard a lot of incident, Panginoon, ng mga mass shooting and mga uncertainty na mga pangyayari, Panginoon. Lord, we ask for your protection for your people, Lord God, especially sa mga churches. Kasama na po kami, Panginoon. Lord, keep us safe from you, under your wings, Father God, as you have promised that you will protect your people, Lord God. O, iniingi po namin ito, Panginoon, maging sa panahon nito na tunay na napaka yung panahon, Panginoon, na nagbabadya, na hindi maganda, Panginoon. Now we pray also well for Jorel and wife, Jan's family, approval of papers. Lord, ano man po yung kanilang mga kahilingan o yung mga papers nila na kailangan pong approval, Lord God, either sa embassy or saan man, Panginoon, na kailangan nila ito, Lord, we ask na give them as well, Father God, na favor sa mga bagay nito. Si Shane sa child custody, Lord, you know well, Shane, more than us, Lord, even his problem sa kanyang pamilya, lalo-lalo sa kanyang anak, Panginoon, na Lord, we pray that they will have a good settlement sa kanilang court hearing. So yung application o yung paghingi niya ng makasama yung anak niya. Kay Rachel, we ask, Lord, na to pass that NCLEX, Lord, we even clean it right now, Father God. Pagpasa niya sa NCLEX. Lord, give her the wisdom and remember all the things that she studied, Lord God. Put them into remembrance. And Lord, as well, favor, Panginoon, na hindi po mahirap ang kanyang exam. Raimundo, Anastasio, Madrid, Jaya, new home, Lord God. Lord, kayo po ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay, maging mga tirahan namin, Lord. Itong mga dalangin na aking mga kapatiran, Panginoon. Lord, bless them. And ikaw ang magpala sa kanila. Job, job, focus, direction in life. Last week's school, yes, Lord, we lift up to you, Job. We know you have a purpose and plan in his life. And we know that in the future, Lord, na he will also be a witness unto you, Lord. So, bigyan mo siya ng sharp mind, focus, Lord, sa kanyang studies, and give him also the favor of God, even sa kanyang last school week nito, Panginoon, Lord. We lift up to you, Job.
si Faith, direction in life, provisions, and F1 visa. Lord, we claim already, we believe that you are the one who is showing the way, and we know na ikaw ang patuloy na magbigay ng direction and all the necessary provision, Father God, we know. Even financially, we know that lahat ng ito, Panginoon, ikaw ang mag-aayos nito, Diyos. So, Lord, give Faith that strength and encouragement that she's on the right track, Father God, sa buhay niya, even at this present time. Sa kanyang sinasabi niya kanina na as if na parang hindi siya sigurado, Panginoon, but we know, as you have said, that every step of your children are ordained by you, Father God. So give her that faith, increase her faith, Lord, that you are, that she is in the right direction in her life. And Pastor Cled, financial needs, yes, Lord, bless her as she had promised us not only to give us life, but life that is abundant. And I believe even financial, Lord, kasama na ito na pinangako mo sa mga anak mo. So bless Cled and whatever, oh God, yung mga kailangan niya, kayo po ang mag-provide sa kanya. Lord, we thank you, as you have said, once we pray, we must give thanks already that we receive already the answer that we have prayed for. Ito po ang aming pasalamat sa lahat ng mga aming dinalangin, Panginoon, na tinanggap na nila ang kanilang mga kahiling. In Jesus' name, amen and amen. Lord, we lift up to you ang aming mga connecting events, mga evangelism, discipleship, Panginoon. Una-una yung general cleaning namin, Panginoon, sa Sabado. Tulungan nyo kami, Panginoon, na malinis namin ang dapat malinis, matag namin yung dapat matag, Panginoon, na maayos namin yung mga gamit namin. We pray also yung meeting namin sa Gilas Basketball Ministry. Magkaroon kami ng direction, Panginoon, na naayon sa puso nyo, Panginoon. We pray, Lord God, sa emergency drills namin sa Wiley, sa Linggo, at board meeting at pastor's meeting sa after ng fellowship, Panginoon. We pray, Lord God, ang installation ng ni Pastor Pablo at ang retirement ni Sangday Kim, Pastor Sangday Kim, ng Praise Korean Church, Panginoon, sa Linggo, na kayo po ang mag-grace nito, kayo po ang mag-officiate nito, Panginoon. We pray for success in the church, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ng safety sa travel, Panginoon, security, Lord God. Dalangin namin ng ingatan niyo po kami, pagpalaan niyo po kami, matuto po kami ng madami sa Asian Fellowship sa San Jose, California, Panginoon. Dalangin namin walang magkakasakit at wala po mga aksidente. At kami po lahat ay uwi na pinagpala, Panginoon. We pray, Lord God, yung sanitizer evangelism namin, Panginoon, na madaming madalang kaluluwa sa church namin. At maraming pagpala, Panginoon, sa pamagitan ng pagbigay ng free sanitizers, Panginoon, sa lahat ng mga Pilipino sa LA. We pray, Lord God, ang Father's Day celebration namin, dalangin namin na pagpalaan niyo yung mga nag-prepare, Panginoon. Dalangin namin yung mga tatay na pupunta, pagpalaan niyo yung mga puso nila mula sa message, sa worship, Panginoon, hanggang sa mga gifts na matatanggap nila, Panginoon. Hanggang sa courtyard, Panginoon, na kung saan ay magsasalo-salo kami. We pray for our family camp na parating, Panginoon, ingatan niyo lahat ng sasama. Kayo po magdala ng mga tao na makapunta dito, mag-provide ng pera para sa kanila, Panginoon. We pray na maging pagpapala sa maraming tao ang camp na to, Panginoon. We pray for volleyball part 3 sa June 26, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maging connecting event to sa maraming kabataan para makapagmadala namin sa simbahan, Panginoon. We pray for kids PBS sa July 30, Sabado, Panginoon, na ganun din po madaming madala na mga bata, Panginoon, para sa inyo. At patuloy po na pagpalain yung lahat ng teaching team namin sa Synod Kids, Panginoon, at na tumutulong sa kids ministry, Panginoon, na maging successful event to, Panginoon, para na makapagsimba ang mga mayayaya namin at makilala kayo ng gusto, Panginoon. We pray also, Lord God, for LNG Nursing Group, Aerotechnic, Retelo, iRadio. Pray for protection, blessings, provision sa mga business na to, sa mga radio ministry na to, Panginoon. We pray, Lord God, na gamitin itong mga companies na to, Panginoon, para po
maraming makareceive ng blessing niyo, Panginoon. At magpalain niyo po sila, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na nasa gabi na to, Panginoon, lahat ng aming dalangin ay inyo pong pakinggan. Dalangin namin na inyo pong sagutin at lahat kami ay magkaroon ng pagkakataon na mayaangat ang pangalan niyo at magpuri at magsabi na ang Diyos namin ay buhay sapagkat ang Diyos namin ay sumasagot ng panalangin. Panginoon, hayaan niyo po na tanggapin namin ang blessings ninyo, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Good evening, good evening. Tayo, class picture. Okay, dali ah. Parang tayo-tayo rin yung sasama sa ano ah. Sa Asian Conference ah. Diba? Tayo-tayo ito. Kulang na lang 2, 4, 6, 7. Kulang na lang tayo ng ano, 8. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. So, be excited. Maraming mga ganap sa buhay. Busy tayo, busy. Malapit na pala ang camp. Ako po. Kailangan na naman ako magsunod ng kilay. So, ang daming preaching yun eh. Anyway, God bless you guys. See you on Friday, Exodus, and Saturday, general cleaning, and Sunday. Hallelujah. Good night po. Good night. God bless you. Good night. Thank you. Thank you po. Good night.